Lampok. Lambot at medyo juicy, oh. Hello? Ang bango. Ang bango, mga kabayan. Magandang araw, mga kabayan, at prepare po tayo ng orders natin para bukas. Inuhugasan muna natin yung mga karne. Karneng baka ho ito, 10 kilo. Yun, i-prepare po natin ang order ni Ma'am Josephine Mercado Moylan ng Toronto, Canada. Nung isang araw po ay bisita natin sila, ma'am. Pumunta po sila dito at nag-order nga sila sa atin ng pagkain. Ito po ay 467th birthday and fiesta celebration sa San Jose, Batangas. Yon, happy birthday po, ma'am, at happy fiesta. So, piprepare na po natin ang order ni ma'am. Meron po siyang order na 10 kilo kalderetang baka. Meron po tayo ditong laman ng baka. 10 kilo po yan. Tapos igagawa rin po tayo ng embutido, 20 pieces. Meron na po tayo ditong pinagiling na karne. Meron na po aring sibuyas bawang, bell pepper and carrots. Tapos ay magluluto rin po tayo ng dinakdakan. Ayun, yung version natin ng dinakdakan. So kasim po ang ating gagamitin, 5 kilong kasim po ito. At mamarinated na po natin para bukas ay malasa yung ating mga pagkain. Yung ating embutido, gawin na natin at medyo matagal-tagal ho yung gawin. Umpisa na po natin mag-marinate. Timplahan natin itong ating pangdinakdakan. Maglagay po tayo ng asin. Paminta. May po tayo ng black pepper ground. Tapos meron po tayo ditong katas ng kalamansi. Lagyan natin. Lagyan din po natin ng soy sauce. Toyo. Ah, maglagay din po tayo ng bawang. Haluin lang po natin para ma-mix yung mga nilagay nating mga ricado. At bukas po ay iihaw natin 'to. Saka natin titimplahan. Dinakdakan. Lutong Pinoy.
Ay, lalagay na po natin to sa ref para siguradong hindi masisira at malasa siya bukas pag inihaw natin. Timplahan po natin yung ating ano, caldereta. Maglagay po tayo ng Worcestershire. Worcestershire. Bahala na po kayo kung paano nyo bigkasin. At nahirap po sa dyan itong bigkasin. Worcestershire. Lagay po tayo na paminta. Pickles. Pineapple juice. Soy sauce. Lagay din po tayo ng asin. Yan, haluin lang po natin. At bukas na po natin to dadagdagan ng ibang regado, ibang pampalasa pag niluluto na natin. Ang mahalaga po ay mamarinate natin siya sa ano? Sa mga basic natin na regado o pampalasa. Okay na po yan. Pwede natin ipasok yan sa ref. Magdamag din po natin yung imamarinate. Timplahan po natin yung ating embutido. Batangas style embutido. Ilagay na po tayo ng itlog. Pasas. Pickles. Lahan po natin ang paminta. Asin. Brown sugar. Soy sauce. Banana ketchup. Ilagay din po tayo ng keso. Lagay po tayo ng harina para maganda ang pagkakabuo ng ating embutido. Haluin po natin. Pantay para mapantay yung mga nilagay natin, Ricardo. Kailangan halong-halo. Halong mabuti. Okay, pwede na po natin niya ang balutin. Balutin po natin yung ating embutido. Meron po tayo dito ginayat na hotdog at margarine. Tapos ay may pinrepair na rin po tayo ditong dahong kanina.
sinalab natin para mabango at saka hindi po siya madaling masira. Lagyan lang po natin ng margarin yung dahon. Ganyan po ang style ng Batangas Embutido. Takal tayo nito, isang tasa. Ganyan po natin ang hotdog. Talian po natin. Panali ng morkon. Marami po nito sa mga palengke, itong panaling ito ng morkon. Tabilihan ng gulay. Talian lang po natin doon sa dulo. Sa gitna. At sa kabilang dulo. Ayan, mayroon ako tayong isa. Yan, natapos po natin balutin yung ating embutido. Magawa tayo ng 24 pieces. Puputulan lang po natin. Yung dalawang dulo, itirim natin. Para magandang tingnan at hindi siya masikip sa ating steamer. Timin na po natin yung ating embutido. Salansa na po natin dito sa ating steamer para ma-steam na natin. Nakalubang po natin ang dahon. Natin. Buhayin na po natin ang apoy. Steamin po natin to sa loob ng isa't kalahating oras hanggang dalawang oras. Balikan po natin mamaya. Buksan natin mga kabayan. Isa't kalahating oras na nakalipas. Atin na po yung hahanguin. Ayun, luto na. Basta nakita natin na parang medyo matigas na. Luto na po yan. Ang ganda luto. Patay na po natin ang apoy. Hanguin na natin. At ito po ay atin ang papalamigin. Bukas, piprito na lang po natin. So yan mga kabayan, bukas na po natin tutuloy yung ating iba pang luto. Maaga ulit tayong gigising.
Oh, magandang umaga mga kabayan at piprito muna po tayo ng pambaon ng mga bata bago natin sa lang yung ating mga orders. Ito tayo ng fried chicken at ito yung all time favorite ng aking mga pamangkin. Ang request sa akin ay pagluto ko raw sila ng fried chicken. Ayan, nagmarinate tayo kagabi ng fried chicken at ano, rito natin ngayon para masarap ang kanilang baon. Fried chicken. Prepare na po natin itong ating ano, panggisa, mga panahog sa ating kaldereta. Ayan, gayatin natin itong chorizo. Chorizo de Bilbao. Gayat na rin po tayo ng ating panggisa. Sibuyas. Ah, initin na po natin ating kawali at tayo magsasalang na lang caldereta. Na. Lagay na po tayo ng mantika. Tapos maglagay din po tayo ng margarine. Mag-isa na po tayo ng bawang. Lagay na natin yung bawang. Yan, luto-lutoy lang po natin saglit yung ating bawang. Pag medyo luto ng bawang, lagay po natin sibuyas. Marami-rami po ang sibuyas. At 10 kilo ang ating isasalang dito. Sabay po natin yung ating chorizo. Right, luto na ho yung ating sibuyas bawang. Lagay na tayo ng ano? Tomato sauce. Nandito po yung ating marinated na baka kagabi. Ilagay na natin. Yan, haluin lang po natin maigi. Takpan po natin at hinaan natin ang atoy. Slow cooking po natin yan. Hintayin natin siyang lumambot. Prepare din po natin yung gulay ng ating kaldereta.
Mami tayo dito ng may pang-design. Ayan, tara, may design din yung ating ano. Gayat. Manguin po natin itong pambaon ng mga bata. Fried chicken. Ang baon nila. Haluin po natin yung ating kaldereta. Konting oras pa, maligat pa. Kalubang po uli natin. Ayan, nagdidikit po tayo din ng baga at mag-iihaw tayo ng ating pandinakdaka. No? Magpapadikit na Kuya Kay. Ang Kuya Kay na mag-iihaw. Prepare po natin yung ating pansawag sa dinakdakan. Gaya tayo na ceiling bell pepper, ceiling pula. Kaya pahaba lang po ang gayat ko. Ating sibuyas, meron po tayo, gagamit po tayo ng puti at pula. Lalagyan din po natin ng siling sigang pero tatanggalan natin siya ng buto at baka mapasubrang hanghang. Gihatin lamang po natin ang pahaba. Strips. Nagpisa po tayo ng kalamunding. Kalamansi. Luya, haba din po ang gayat. Init po tayo ng mantika dyan at tayo ay magpiprito na lang ating imbutido. Prito po tayo ng imbutido. Okay na po ito. Medyo brown na ang kanyang balat. Lagay natin sa strainer para makatulo ang mantika.
Testingin po natin to kung malambot na. Malambot na. Ilalagay na po tayo dyan ng gulay. Lagay tayo ng gulay, yung ating patatas and carrots. Bakit uli? Palambutin po muna natin saglit yung patatas and carrots. Okay na po ang ating embutido. Batangas style embutido. Malambot na patatas. Lagay na po tayo ng liver spread. Lagay na rin natin yung bell pepper, green olives. Lihatan po natin ang keso. Yan, dinagdagan na po natin ang olives niyan at paborito doon ni ma'am ang olives. Lagyan din po natin ang hot sauce. Konting anghang. Lagay din po tayo ng dahon ng laurel. Aromatic. Haluin lang po natin. Naamoy mo na, botchong charap. Naamoy ko na naman. Amoy birthday na naman. Amoy pista. Amoy pista, birthday han, kasalan. Hindi laging present, kalderetang baka. Oh. Yan, luluto-lutoin lang po natin saglit ito. Para yung mga huli nating nilagay na rekado ay lumasa. Hindi na po natin yan tatakpan at para hindi na overcook yung gulay na nilagay natin. Kailangan natin kumulo. At mamaya ay patitikman natin kay Botchong Charap. Lasa ko'y katalo na ito. Tikman mo na ito, Botchong Charap. Oh. Yan. Oh. Tara. Ayos na naman. Tikman mo na. Tikman na naman. Wala ko makita ang laman na yun, na maliit. Aray, pwede na aray. Yan, para malaman mo rin kung tamang-tama ang lambot ng ating karne. Ayos na ayos. Ito. Tamang bahaw. Quality na. Yan, okay na ho ito. Oh. Kita nyo naman ang itsura. Talagang ganda lang sauce. Tamang-tama po ang kanya sauce dahil yan po ay may iga pa yan. Pagka, ano. So ito po ay babalutin natin
at ilalagay natin sa styro para hindi lumamig yung po ang bilin ni ma'am. At mamaya eh, para pag niyay nila ay mainit-init pa rin. Pwede na ho natin gayatin to. Kuya, sunod mo na lang yung iba ha. Dito mga kabayan yung ating pandinakdakan. Atin ang gayatin. Ang ganda ng pagkakaihaw. Oh. Malambot at medyo juicy oh. Pero gayatin po natin to. Pahaba. Ayan, ganyan. Atimplahan po natin yung ating dinakdakan. Yung inhanda natin kanina mga arkado, lagay na natin. Lagay na tayo ng luya. Ating ano, bell pepper. Ating siling panigang. Kalamansi. Ang ating sibuyas, hiwa-hiwalayin lang po natin yung ating sibuyas. Lagay po tayo ng paminta. Iodized salt. Gamit po tayo ng iodized salt. Ilagay po tayo ng konting liquid seasoning. Haluin lang po muna natin. Ang bango. Ang bango mga kabayan. Quality na naman yan. Quality na naman daw, sabi ni Bochog Charap. Parang may katugma na naman yan. Hindi bahaw. Hindi bahaw. Dapat dito yung mga kuha, pundador. Pundador. Para din po itong sisig, kaya lang eh, ano, hindi siya ganun ang timpla. Ano, hindi natin, iniihaw natin na ano, malalaki ang gayat. Maglagay po tayo ng mayo. Kung meron po kayong utak ng baboy, pwede rin po yun. Lalagay lang po natin ay mayonnaise. Papalinamnam sa ating dinakdakan. Kung tawagin ng iba ay taghilaw. Haluin lang po natin. Maigi. Makumbay na ayos yung ating mga rekado.
sinasabi. Kahit hindi sa swimming pool. Haluin lang po nating maigi. Ayan, okay na ho ang ating dinakdakan. Lilipat na lang natin sa maganda-gandang lalagyan. Lipat lang po natin dito sa malinis nating tray. Catering tray. Nandito na mga kabayo yung ating ano, dinakdakan. Yun, nandito na po ang paluto ni Ma'am Josephine Mercado Moylan. Yun, happy birthday po Ma'am Josephine at happy fiesta from Toronto, Canada. Nandito yung dinakdakan. Tapos yung ating imbutido. At yung ating kaldereta, ayan, mainit pa. So, i-deliver po natin to sa San Jose, Batangas. Kailangan po yung alas 10 nandun tayo. So, sa mga gusto po magpaluto ay message nyo lang po kami sa aming Facebook page at kami po yung nagre-reply doon. Pag available po ang date, ay kayo po yung pagluluto ko. Pasensya na po doon sa mga nag-i-email at hindi po available sa messenger, hindi ko po kayo ma-replyan. So, hanggang dito na lang mga kabayan. Marami po salamat sa pagsuporta sa ating mga video. Ingat po lagi tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Thank you, Mama. Okay. So, ipitutuloy na. Happy birthday po. Shout out. Shout out. Shout out. Yun yung dad kay sir. Bye-bye, Mama. Thank you. Basta kung hindi kayo makapagpark kahit saan tayo magpark yan. Salamat ulit kay Ma'am. Ma'am Josephine. Happy fiesta. Happy birthday po. Thank you. Thank you. Salamat.